Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Morning, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. Sa umagang ito, ako'y nandito sa layan upang talakayin ko ang ating topic sa isang uri ng pamatay peste, yung pest control katulad ng Chix. Bago ang lahat, ako muna ay magpasalamat sa aking mga subscribers at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you very much. At sa mga sa unique viewers ko, thank you so much for watching to all my video na hindi niyo ako pinababayaan sa ating journey. Bago ang lahat, talakayin natin ang ating isang uri ng pest control katulad ng Chix. Itong Chix na ito ay isang uri ng pest control na isang liquid. Ang Chix naman ay mayroon siyang mga crops na nakalagay doon katulad ng rice, munggo, corn, tomato, eggplant at saka mung bean. Bago ang lahat, unahin natin yung naunang-unang nabanggit ko, yung rice. Kung anong uri ng pesti ang kanyang pwedeng sugpuin dito sa isang Chix. Sa rice, makikita ko dito sa isang table chart na sa rice ay nandito yung isang uri, nandito yung lahat ng uri ng mga pesti tulad ng green leaf hoppers, brown plant hoppers, world maggots, steam borers, at saka rice bugs, leaf holder o black bugs. Yan, yun ang mga pest na nandito sa isang table chart sa rice na pwedeng sugpuin ng isang Chix liquid pesticide control. Ito naman tayo, at saka yung timplada naman ay 16 to 32 tablespoon per 16 liters of tank to be sprayed and to be diluted also. Sa isang 10 ml ay isang tablespoon. Kung halimbawa 16 ml, isang tablespoon and ay hang iyong ititimpla na tablespoon sa isang Chix at saka sa isang rice sprayer na 16 liters ang laman. At dito naman tayo sa munggo. Yung munggo naman ay nandito yung mga pesti na kailangan mo rin sugpuin na pwede rin gamitin na isang Chix. Katulad ng hoppers, twigs, tip borers, at saka yung timplada naman sa isang tangki ng tubig na kailangan mo idilute ay yung 32 milliliter o tablespoon po 16 liters of tank to be sprayed sa iyong munggo. Sa dito naman tayo sa corn. Yung corn pwede rin gumamit ng Chix pesticide. Mayroon ditong pesti na kailangan mo rin sugpuin katulad ng seedling maggots, borer, earworms, ang timplada naman ay 16 ml o isang kalahating kutsara ng Chix sa isang 16 liter na tangki upang iyong i-spray. Sa tomato, nandito yung mga pesti na kailangan mo ring sugpuin, yung protworms at saka borer. Ay protworms lang ang nakalagay dito sa isang tomato. So yan lang ang iyong bantayan, isa lang pesti sa tomato ang kailangan mong isprayan o gumamit ng Chix. Yung protworms lang ang nandoon ang kailangan mong patayin. Dito naman tayo sa eggplant. Yung timplada pala sa tomato, yung ganun pa rin, 32 ml of Chix liquid sprayer. Tumbas yan ng isang dalawang kutsara, bali apat na yan. O, kasi mas matibay ang protworms kumpara doon sa ilang uri ng bugs. At saka yung tomato kasi mayroon na siyang hard steam, hindi katulad sa isang rice na malambot lang siya, kaya tinaasan ang templada upang masugpo yung protworms na doon. Dito naman tayo sa eggplant. Sa eggplant naman ay nandito yung mga pesti na kailangan magsugpuin, yung shoot prot borers, leaf hoppers, at yung templada ay 16 milliliters o 32 to 16 liters sprayer. Yung kailangan mo yung tubig na kailangan. Dito naman tayo sa mung bean. Sa mung bean naman ay nandun yung pod borer, yung POD borers at saka leaf hoppers. Ang timplada naman ay 16 to 32 per 16 liters of tank na yung timplahan mo doon. So ang kailangan mo lang itimpla doon ay yung pare-pareho lang silang timplada sa rice, munggo, corn, tomato at saka eggplant at saka mung bean. So yan ang iyong sugpuin sa isang Chix na haluan mo siya ng padan. Yung Chix at saka padan, yan ang mabisang pamatay peste para sa isang black bug. Gamit ang iyong Chix at saka kombinasyon ng padan panahon ng full moon. Kung katapos ka na mag-spray sa isang uri ng pesticide, kailangan mo talaga maghugas ng kamay, mga maigi, magsabon, at huwag ka munang kakain o magsisigarilyo. Hugasan mo muna ang iyong kamay, maigi, magsabon, at bago ka kakain. At yung mga tira-tira pa na mga mayroong natira sa iyong tangki o
Hugasan mo rin silang maigi ng tubig o running water upang hindi siya makapinsala sa mga tao na baka mayroong doon maglaro o mga bata. Ay yung mga bata pa naman, di mahilig sila maglaro, kaya kailangan mong agapan na hindi mapaglaruan ng mga bata. At saka yung pag-dispose ng isang empty bottle ng Chix, kailangan mo siya ibaon sa lupa upang hindi siya makapinsala sa iyong paligid. At saka huwag mong sunugin dahil masyado siyang maamoy at makasisira sa ating kapaligiran. Isa rin yan sa makasisira sa ating kapaligiran. So this is your Yuyo Sam. See you on my next vlog, and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you, God, and God bless us all.